tumutulo, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay, isang maulang Miyerkules po sa inyo lahat. Sana ho ay nasa mabuting kalagayan kayo. Maraming binahatay. Yes, okay lang yung baha. At least tubig yan eh. Wag lang yung ibang baha. Di ba? Pero marami rin binabaha, ha? Binabaha sa problema. Ay, opo. Habang wala ka nga dito nung nakaraan, tay, ang daming lumalapit. Grabe. Oo, talagang siguro, talagang ito na eh. Ito na yung dapat nating pagtuunan na ang ating gobyerno, ang ating tayo rin, no? Ay magkaroon tayo ng adaptation at mitigation. At saka yung mga nangyayari ho sa atin ngayon, eh, alam naman ho natin yan dahil ito, climate change. Eh dapat to marunong na tayo mag-adapt. Ang mga plano dapat ng gobyerno, eh dapat to masolusyonan na. Hindi na pwedeng idahilan na climate change dahil matagal nang meron tayong climate change. Pero tayo hindi lang pala sa Pilipinas, no? Sa Korea, grabe yung baha. Sa Canada. Buong mundo ito eh. Buong mundo ito. Na ito ay resulta ng kapabayaan ng iba't ibang bansa, lalong-lalo na yung mga industrialized countries na sila yung malaking dahilan kung bakit napulyut ang ating pangdaigdigan. Yes, oo. Isa pa naman ang tahanan natin, tay. Oo, ang Earth lang, di ba? Noon ang akala ko, ang hirap gamutin, isa lang climate change ang mahirap na gamutin eh. Yung climate change ng kababaihan. Huh? Yung pagdating ng pagdating ng monthly visit nila. Oh. Nako, ang hirap nun. Sorry, tay. Para ano, di ba? Ano? Men is from Mars. Women. Yes, kasi from Venus. Eh doon selected lang ang tinatamaan eh. Kami lang eh. Kami lang mga kalalakihan. Hindi mo mababago na, yun na talaga yun. May monthly pagtitiis. Ang hirap kaya noon. Ang lagay kami lang yung magtitiis, dapat kayo din. Ang hirap kaya intindihin kayo. Ay, nako, talaga, tay. Mas mahirap pa kayo sa weather. Tay, para kaming bagyo. Mas matindi pa. Bagyo, baha, lindol, pinagsama. Para exciting ang life. Anyway, tay, eto, napapanood po tayo ng sabayan sa IZTV. Yan po ay sa free po yan sa digital natin, ha? I-scan nyo lang po yung inyong TV device o TV receivers para lumabas po yung IZTV. Digital free IZTV. Siyempre, napapanood din po tayo sa mga page po ng Flash TV, Anti-Crime Advocates, Bayan Ko, Mahal Ko, at ng DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. At nasa YouTube na rin po tayo. Hanapin nyo lang po kami, Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. At saka DWIZ In Demand. Yes, opo, YT In Demand, DWIZ. Ayan. Oy, salamat po sa mga nakatutok sa amin na nandito man ang tatay o wala, lagi siyang nandito pagdating sa tulong at kayo ay nandyan. Maraming yes. Salamat po. At sa mga binabaho ngayon sa aking distrito, Barangay Silangan, ayan. Ingat-ingat po. At alam ko, yung proyekto natin dyan na ano, nabiyak, nasira ang ating retaining wall para doon sa ating creek na baha. Naku, opo. Naku. Tapos yung mga gamit ninyo, dahil may susunod pa daw na bagyo, sabi ng PAGASA, medyo iangat na ninyo para hindi tayo natatakot. Yes. Ito talagang papasok ang mga bear. Talagang ito ay maraming bagyo. Bagyo na talagang hong dapat mapaghandaan na natin at ito'y isama na natin sa ating pagpaplano. Yes, opo. So sa ngayon tayo mga taga-distrito dos, nasaan sila naka-house yung mga binaha? Kaya yung binaha doon sa Silanga, as usual, yun yung pinakamababa namin at sabi ko nga, lagi na lang ito ini-evacuate. Pero nag-identified na rin naman, diniklara na rin itong danger zone, kaya lang talaga ang tao ay may katigasan din ng ulo at yung iba nga, na-relocate na, bumalik na naman. Yung na-deklarang danger zone na supposed to be non-billable, wala dapat pwedeng tumayo, natayuan na naman. So kaya lang, nandyan na yan. Eto ho, lagi tayo, pagka may bagyo,
Yan ang problema. Nag-evacuate tayo. Mm-hmm. Sabi nga nila, wala naman daw silang malilipatan, kaya tiis-tiis. Actually, nabigyan na sila ng nalilipatan noon pa. Ayaw, kaya lang ayaw. Ang problema talaga, wala silang kabuhayan doon sa pinaglagyan sa kanila. Ayun lang. So, yun dapat din ang tingnan ng ating gobyerno, oh, na para at least, kung ilalagyan mo ng tahanan yon, bigyan mo na ng eskwelahan. Bigyan mo na ng pagkakabuhayan. Buhayan, oo. At saka yung mga iba pang basic services, tubig, kuryente. Yes, diba? Kung kumpleto ho yan doon, hindi na ho babalik yan. Kaya lang, ang pananaw kasi ng mga tao ay nasa Metro Manila ang kabuhayan. Naku, maling-mali po. Yes, yun. So dapat yan ay mabago sa tulong ng gobyerno. Mm-hmm. I-reconsider nila yung kanilang mga programs na dapat yung karatig sa kalung sa Metro Manila ay buhusan nila ng development. Yes, oo. Ayan, naku. So sa mga inuulan po't binabaha pa rin, ayan, ingat-ingat po tayo ha, dahil sabi nga si Florita, naku, hindi pa siya tapos o sa atin. So, kailangan todong ingat para yung mga kuryente ninyo, ha? Kailangan na alisin muna ninyo sa plug. Kung kayo sa tingin ninyo, babahain pa rin yes. yung inyong areas. Bulacan, Pampanga, baha. Ang dami hong, ang daming barangay na lubog. Dahil yung dam, nagpakawala rin. Meron nga tayong dapat tayo pupuntahan yung tulong patrol sa Santa Maria, Bulacan. Mm. Hindi napuntahan kasi nga yung panahon. Kaya pasensya na po. Pagkatapos na yung bagyo, pupuntahan po kayo ng ating mga kasama. Opo. Okay, so ngayon tayo, hello muna tayo dito. Si Ate Jibet, nandyan, nanonood. Tapos sila Alexia Marie, nandyan. Nagta-thumbs up sila sa'yo tayo. Namiss ka nila. Yes, si Alexia Marie, nag-PM sa akin. Bakit? Meron daw siyang problema. May sakit yung kanyang baby. May sakit daw kanyang baby. So, bigyan muna natin itong pambili ng gamot na 500. Ayan, ayan. Alexia Marie, para sa baby mo, nanonood daw siya habang nagbabantay sa baby niyang may sakit. Puso po yan talaga. Okay, paningit muna tayo. Ano kaya ang una nating pamimigay? Mm-hmm. Tingnan natin ang ipot. Sige, nakuha mo na. Okay. Hotdog ni tatay. Ang malaki, makinis, organic, ano sabi na, juicy na hotdog ni tatay. Ito yung bibigay natin. Bibigyan na pala natin si Jackie Masilag. Congratulations. Meron kang hotdog ni tatay. Si Robert Crisostomo. Hotdog yan. Wow. Si Mary Jane Ocasla. May hotdog ka rin. Si Girlo Moratilio, may hotdog. At si Christine Suarez, hotdog ni tatay. Ayan, masarap yan ngayon kasi mainit, malamig-lamig ang panahon. At saka yung hotdog na yan, konting discarte lang, marami makakain. Yes. Okay. Ihalo ninyo, hiwa-hiwain ninyo, haluan nyo na scrambled egg, tapos saka yung pirituhin. Mm. Ayan. Tsaka ketchup. Wow. Yes. Sa shay na ketchup, lagyan yung ketchup. Kung gusto nyo, may kanin lamig kayo, isama niyo na yung scrambled egg at saka yung itlog. Wala, ulam na, pagkain na, lalo-lalo na umuulan ngayon. Yes, so hiwa-hiwain yung maliliit para matumagal-tagal, di ba? Hotdog ho, pinag-uusapan natin, ha? pagkain, ha? Kasi umuulan ngayon, baka ibang hotdog ang iniisip nyo. Masama yan. Dagdag tao yan. Problema yan. Yeah. After 9 months. Oh, yeah. Yun lang. Anyway, tayo, eto, nandiyan na si Tess na Tor. Meron kasi siyang pasalod ng buhay. Ito po, tay, marami kasi siyang anak at kailangan niya ng tulong para sa school supplies. Kasi di ba alam naman natin na bumalik na sila sa eskwelahan. So, yes. Ikikwento sa atin ang buo ni Tess na Tor. Magandang umaga sa'yo, Tess. Ayan, magpagpalang umaga po Tatay Rani and Lady I, at syempre sa lahat po ng nanonood sa ating mga Facebook page at sa lahat ng nakikinig sa atin sa radyo through DWIC 882. Pero bago po ang aking report, Lady I, gusto lang natin na congratulate ang ating Tatay Rani dahil sa kanyang pre-built hindi lang yun. Kasi hindi pa natin nakaharap si Tatay mula nung matanggap natin yung award ng PhilHealth. Wow, doon galing sa PhilHealth region din. Tay, alam mo ba, bidang bida ka doon at ang Flash TV. Bakit na naman? Naiyang ako. Sabi niya na may celebrity daw galing Manila. Lingon ako.
Ako pala yun. Eh, siyempre. Eh, alam mo naman eh, sa industriya ng ating kinatutungtungan ngayon eh, ikaw ay isang veterano na. No, aray. Sa serbisyo, pero sa edad, available pa ho siya. Ayan, oo, ayan ha. Nananawagan tayo. Anyway, pero tayo ang sino man ho mag-a-apply ay meron hong package na marireceive mula kay Tatay Rani. Ganun? Ano yun, Tay? Ha? Ano basta ho, pwede hong free house and lot. Basta ikunin nyo na lang ho ito. Grabe naman. Ay, mukhang binibigay na ako ni Tatay. Basta ano, para nagbibigay tayo ng saya. Pero ito, malungkot eh. Lalo na nga sa panahon na ito. Malami. Ay, sus! Malami na. Tama. Ingatay. Tay naman, dandan. Inaamat mo nga yung flash eh. Doon sa PhilHealth eh. Hindi, baka kasi nakakalimutan mo na ikaw ay may love light din. Wala tay eh. Kaya na, kami ho ay nananawagan ngayon kung sino man po ang mga pagbibigay kaligayahan sa ating siya. Lady Iho. Oh, ito yeah po ay merong complete package. Talaga, Tay. Oh. Baka kaya lang may yan. May itlog, may bigas, may gatas, may bahay. May hotdog. At higit sa lahat, may human blanket. Ayun. Oh, yeah. Anyway, tatay ko talaga. Sige na nga, Tess, mag-report ka na. Pinamigay tuloy ako. Hindi. Ituloy na natin muna yung ano, yung PhilHealth. Napakaganda ng ano, award. Oo nga. Opo, napakaganda ng pake. Oo. Natin pala na. Tay, kinailangan kong ihiwalay ng lalagyan. Na-over ako dun sa 7 kilos. Para sa atin lahat yan eh. Opo. Hindi kay tatay yan. Ano para sa atin yan. Kasi sa atin dalawa, marami pa tayong behind the scene. Yes, totoo dyan. Tay. Buong team yan, buong Tay. Buong team yan. Buong oo team. At ni-live nila tayo, Tay, sa PIA, sa PTV4. Naka-live yes yung awarding nila. Salamat, salamat po sa PhilHealth. Tayo ay ang Flash, ang buong Flash TV, buong Flash team, diniklara nila na mga Universal Healthcare Champions. Wow! May ARTA champion na tayo. Tapos, ito pa ulit. UHC, di ba? Oh. Salamat, salamat po sa tiwala sa Flash TV. Pero hindi champion sa pag-ibig si Lady Ivy. Okay na yun, Tay. Hindi ka champion. Meron taong para sa lahat, hindi para sa isang tao. Pero kailangan yan, pumasok sir, buksan mo puso mo. Pag hindi mo kasi binuksan yan, hindi papasok yan. Ganon? Uy. Nawala yung susi. Nawala yung susi. Eh, paduplicate natin, pahanap natin, pabuha. Ang daming bukas kotse dyan eh. Bukas puso gang. Bukas puso gang naman ang gagawin natin Tatay dyan. Tatay talaga, oh. Balik na natin kay Tess, Tay. Yes, yes. Oo, Tess. Mag-report ka na kasi, Tess. Ayan, okay. Para sa ating unang pasalod ng buhay, makausap natin si Nanay Rowena Pawig. 35 years old po siya. Isa siyang solo parent. At meron siyang 7 anak. At 4 sa 7 anak niya ay nag-aaral na. At dito ay mayroon ng kolehiyo, may high school, at mayroong elementarya. At ang bunso niyang anak na 2 years old ay PWD po. Dati silang may maliit na negosyo, pero nalugi rin dahil sa utang din ang ipinangpuhunan. Para alamin ang kanilang sitwasyon sa ngayon, ay makakausap po natin si Aling Rowena sa ating linya. Mm-hmm. Aling Rowena, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, po kay Tatay Rami po, pati po sa publisyong bayan po sa lahat po ng pikinig. Ayan, eto na si Tatay, kausapin mo na siya, Aling Rowena. Yes, Aling Rowena, isang magandang umaga po. Aling Rowena, paano nyo ho na itaguyod ang itong 7 anak nyo ho na nag-iisa lang ho kayo? Ano po kasi tayo, may dati po may negosyo po ako, pero nalugi rin po ako kasi yung pinagbuhunan ko po galing po rin sa utang. So sa dami pong gastusin, nabankrupt po talaga ako tayo. Oo nga eh. Tapos iniwan ka pa ng asawa mo. Opo. Kung bigyan kaya kita ng 2 milyon, babalikan ka kaya na asawa mo? Malamang. Ha? Ay, at least tumawa na si nanay. Oh, akin lang, pinatatawa ko lang si nanay. Malamang bukod sa asawa niya, tayo, may iba mo mag-apply. Sige, nay, paano ho ang ano ho ang kahilingan niyo kay tatay? Yung ano po sana, yung school supply po ng mga bata kasi hindi pa po nakabili. 4 yung nag-aaral. 4 ang nag-aaral. Sige, nay, bibigyan kita muna ng para pang school supply mo ng 3,000.
Ngayon ay dito doon sa hinanaing mo na gusto mong magka-negosyo uli, pupunta yung team namin diyan para ma-assist. Tingnan ang iyong sitwasyon, tingnan yung inyong kapaligiran, kung ano ho ang atin hong pwede pang maitulong sa inyo pagdating po sa kabuhayan. Importante ho, makausap ka ng staff namin dahil ho, tatanungin namin kung ano ho ang kakayanan mo at na pwede mong gawin para ho ito ho'y pagyamanin namin at tingnan namin kung paano ka namin mabibigyan pa ng pangkabuhayan na puhunan. Pero etong pansamantala para sa anak mo, dahil ako naman ho ay naranasan din ho namin yan, naranasan din yun ng ibang lingkod yan, na dumating ang pasukan na wala ho tayong ika talaga pambili, ang naapektuhan ho dyan yung mga bata. Kaya ho naintindihan ko kayo, kaya ho ito naman, yung 3,000 kahit paano pangunang tulong ni tatay, pero hintayin nyo yung stop ko at para ho matingnan namin. Dahil ayaw na ho kasi namin nai na bigyan ng puhunan agad nang hindi ho namin din na-assist ang sitwasyon at pag-aralan ang mga sitwasyon dyan at imumungkahi namin na ito yung pwede mong gawin, pero tuturuan ka pa rin ho namin ng konting hong dagdag kaalaman para ho lumago ang hanap buhay po. Opo, maraming salamat po tay. Malaking tulong na po talaga yung binigay niyo sa akin. Pero nay, kung bumalik yung asawa mo, tatanggapin mo pa ba? Ay, hindi na po. Tama yan! Tama yan, nay. Tama yan. Tama yan. Pasaway. Pagka, nay, PM mo nga sa akin yung litrato, alam mo naman ako, nay, bisaya ako eh. Mangkukulam ako eh. Tay, sinastroke siya. Bumalik sa pamilya niya. Yung lalaki kasi na-stroke. Kanina kailangan ng kulam. So, hindi na. Okay, nay. Pinatatawa lang kita, nay, ha, para at least maibsan. Sige, nay, at hintayin nyo na lang ho. Pero yung 3,000, agaran ho namin padadala ho sa iyan. Okay. Opo, salamat po tayo ng marami. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige, nay, laban lang para sa mga anak natin. Salamat po. Okay. God bless po. Maraming salamat si Aling Rowena Pawigtes. Ayan, no, talagang ang sakit ng ulo ng mga magulang ngayon dahil puro bago lahat dahil 2 taon na natenga. Correct. Yung ating mga estudyante. Kaya nga. Maraming salamat po, Tata. Sige, so, Tess. Ito, payo ko rin sa mga magulang na gaya may nakita ako, diehard fans natin eh, na nag-post na bumili siya ng sapatos, murang sapatos, ay, okay. Pero first day lang, isang araw lang, last na yung suelas ng sapatos. So, ano ho, wag ho kayong bumili dyan sa mga, alam nyo na ho. Tabi-tabi. Eh talagang wala hong ano yan, wala hong tibay na abuti niyan. Para ho rin ang pag-ibig ng mga lalaking salawahan na nananamantala lang. Walang tibay na maasahan. Pag nakuha na si Bataan. Way na. Ibang ano na. Walay na. Sige, Tess. Alam mo, bedweather kasi ngayon, kaya ang gulo nitong utak ko eh. Kaya si tatay puro pag-ibig. Ito tatay sa pag-ibig. Talaga. Ayan. Ayan, okay. Maraming salamat po, Tatay Rami and Lady Ay. Mukhang nabilaukan si Tess. Kasi bedweather. Apiktado rin siya. Lalo na to. Ayan. Para sa servisyong bayan ni Tatay Rami sa Plus TV at DWIT 882 ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Tess, na to. Yes. Uy, tay, ito. Marami tayong nakapila ngayon. Oo. Nakikibedweather din si Dick Alcantara Pelembergo. Ah, hindi. Kagaling-galing lang nanonood. Kagagaling lang sa bagyuhan yan. Ayan. Bagyuhan ng bakasyon yun eh. Nanonood siya ngayon, sir. Wala pa nga ang bagyo. Nauna na bedweather sa kanya eh. Binagyo na siya. Binagyo na siya eh. Tsaka si Mang Severo Espelito Jr. is watching. Salamat, yes, salamat po. Manitest nyo naman kami, sir. Ha? Yes, ayan. So. Okay, ngayon, ito may paningit pa muna. Paningit na. O, sige, bago yung iba pa. Okay, ano naman ang susunod dating ipapamigay? Talaga.
Tinaga naman ang mga padram ni tatay, ano, ni engineer. Uy, bigas ni tatay! Kulay pula! Nagpaparamdam din si engineer. Oo, nga, para lumalakas yung ano. Oo nga, tayo. Eto po, para sa 5 kilong bigas, si Linior Concepcion, meron kang bigas. Rosemary Gumunit Olbobligana, meron ka pong 5 kilong bigas. Si Barbie Gail Abayan, may 5 kilong bigas ka din. Si Melogin Dehapa. At panghuli po, ngayong umaga, si Racy Lobo Simona. Meron kayong 5 kilong bigas mula sa inyong tatay, Rani Ludovica. Ayan, congratulations! Oy, mag-thank you kayo sa Flash TV page, dun sa Messenger. Lagay nyo, thank you tatay sa pabigas. Yes, at sa address, number, at buong pangalan. Malapit na matapos ang atin hong Action Center. Mm-hmm. At baka ho mga next week. Mm-hmm. Pag natapos po yan, yung mga nakapending po sa amin, ahabulin po natin para kahit paano ho makadugtong sa school opening. Yes, so, ayan. Kaya abangan ninyo. Marami talaga nag-aabang tayo, panayandaan doon at tatanawin. Pero yun po, para po sa inyo, kaya po ginagawa po yan. Okay, kasi alam mo, ang hirap, ayaw kasi ni tatay nung nandun ka lang sa labas, di ba, Tay? Oo, ang hirap na nga eh. Ayaw natin naman. Lalo na tag-ulan ngayon, mababasa ka lang. Oo. Diba? Di ba, di mabasa ka sa ibang bagay, huwag lang sa mabasa ka na nakakasakit. Kasi yung ibang basa, nakakabuhay. Okay. Oo, di ba? Pag naligo ka sa malamig, polluted. Makubuhay ka. Di, kasi walang pasok ngayon, di ba? Ang eskwela at trabaho. Hmm. Eh, siyempre naman, sisiryosuhin pa ba natin ang buhay, di ba? Panahon na misis ngayon to. Araw nyo ngayon, mga misis. Maligo kayo. Oo. Para si Mr. matuwa. Pagka umaliso ng bahay ang mister nyo at sinabing may gagawin sa opisina, wag na wag ho kayong pumayag. Tama. ganon. Ito na, meron tayo isa pa mga kausap. Nandiyan na sa atin sa Zoom, sa EDSA, si Rani Barbo para sa Action Oro mismo natin. Rani, sino ba yung iyong bitbit ngayon? Ayan, magandang umaga po, Tatay Rani at Lady I. Naalala nyo ba na si Mang Arnold Cunana na taga-barangay Bagong Silangan na nabigyan natin ng tulong ng programa dahil sa na-aksidente siya sa kanyang trabaho na umpog ang kanyang ulo dun sa bakal. At ayon nga sa doktor ay may namuong dugo sa kanyang ulo na naging dahilan ng paghinto niya sa kanyang trabaho at naging sanhi ng panghabang buhay na gamutan. Makausap natin siya mamaya, pero bago ang lahat, narito ang mga lupong may hawak ng kaso niya sa barangay at ito ang pinaka-latest update mula sa huling hearing nila kahapon sa barangay. Tara po at panoorin po natin. Yung reklamo ni Arnold Cunanan at ayon sa kanya reklamo at nabasa naman natin kasi ang inaano nila bago lang siya sa trabaho, yun ang ipinaglaban natin na kahit isang oras pa lang yan dyan o isang araw o tatlong araw, isang linggo, basta nasa posisyon ng trabaho at may nangyari dapat tulungan kasi kailangan niya ng medical assistance. Babalik sila sa Tuesday at i-represent niya lahat yung mga resibo ng kanyang mga nagastos sa medical certificate, sa mga receipt. Dumulog nga po rito si Mr. Cunanan, no? At talaga alam sa kanya talagang may dinadamdam pa gawa nung merong namubuwatang dugo sa kanyang ulo. At ang problema niya ngayon yung makakain ng pamilya. Saka yung pambili ng mga gamot niya dahil kasi wala na. Talagang makikita mo sa kanya, mangyak-yak lang ang talaga kanina eh. Pagka hindi tumulong yung employer niya, yung sabi natin contractor o engineer, mapipilitan na i-file itong kaso sa korte para matugunan yung problema niya. Okay, Rani. Yes, Lady Ay. Oo. So, Tay, nung Monday ito eh. Mm-hmm. So, parang nasa katrabaho siya, nadulas siya, tumama yung ulo niya sa bakal. Tapos, nakita ng mga doktor na nagkaroon ng namuong dugo sa ulo. Ano ba trabaho niya? Construction worker siya, Tay. Oh, dapat may mga safety measure yan. Na kung nasa area siyang na dapat nagsusuot ng hard hat. Mm-hmm. Kung tinatawag. So, titingnan din natin at pwede rin natin ilapit yan sa labor para at least ma-check yung safety ng mga trabahador, ng mga lalong-lalo na nasa construction. Yes, opo. Nasa linya tayo si Mang Arnold. Yes. Oo, Arnold, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin po.
Mm-mm, ayan. So nadala na tayo sa barangay na pag-usapan na. Ang yeah. Susunod opo. Yan, Arnold, ano ba yung pinapasukan mo at ano ba yung ginagawa ninyo? Eh, dalawang palapag po na bahay, set ay dalawang palapag po. Pero, limang buwan na po ako doon talaga, hindi po ako doon bago. Kasi yung bago lang po doon yung foreman, palit-palit po ng foreman eh. So, bitin-bitin po yung sahod namin, bitin-bitin. Okay, ang employer mo ay isang contractor na mumuntrata ng pagtayo ng bahay. Opo. Ikaw ba ay regular na kinukuha nitong contractor na to? Kinuhan po nila ako ng police clearance, vaccine. Hindi, hindi. Ang tanong ko, ikaw ba ilang beses ka nang, ilang taon na ba o every project ba ng contractor na to, eh lagi kang kasama nila? Mm-hmm. First time pa lang po ako kasi matagal na po ako dito sa my subdivision. Hindi po ako maalis dito, 7 taon na po ako dito, palipat-lipat lang po ako. Hindi, palipat-lipat ka lang pinapasukan, ika nga, di ba? Opo. Mm. First time siya dito tayo. First time ka kasi dito. Kasi po single parents po ako eh. May drabantayin po kung anak mo ba eh. Sige, titingnan natin kung saan ka pwede ipasok at pwede natin pati sa labor na habulin natin yung contractor. Ang contractor ba niya taga Quezon City? Taga Pampanga po. Ang project niyo ba saan? Dito po sa may mountain, sa may... Bahay, bahay lang, di ba? Bahay po. Oh, bahay, dyan bahay sa area. Division. Oh, sige, pa-check ko yung permit sa building official natin at tingnan natin, panyayahan natin kung paano tayo makapag-mediate para kahit paano tulungan ka nung contractor na yan. Actually, tayo nakausap po natin off-air ang employees yeah, oh. Commission. Ang sinasabi nila, kahit na ilang oras lang yes, siya tama dyan, naman. May pananagutan kasi nangyari yung aksidente. During noong time yes, niya. Oh. Kaya nga, gusto kong silipin kasi sabi nga, ikaw ba, no, nakasuot ka ba ng hard hat nung nagtatrabaho ka? Wala po kami lahat nyo, lahat po kami wala eh. May violation yan. Base din sa aming pagbibigay ng mga building permit, nakaatang din na dapat yung safety measure ng mga gumagawa, ay meron sila. Sige tay, at tututukan ho natin at kukunin ko ho, pakukuha ko ang buong detalye at padadala ko sa City Hall. Tingnan ko at paano namin mano. Kung kailangan ipatawag namin yung contractor para makausap ko ho personal at patatawag ko po. Opo, kayo ho mahal at tay, maraming salamat po talaga. Matulungan niyo po kami. Sige tay, at wala akong problema. Ito ho yung obligasyon natin bilang isang kapwa ho at magkapatid ho tayo sa ngalan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Maraming salamat po. Oh, huwag ka na umiiyak tayo. Yeah. Oh, si tatay kasi. Ako at tayo na bahala ron. Laging umiiyak tuwing kakausapin natin. Siyempre, ikaw naman Lady ay talaga pag may nararamdaman ka na, sobra. Tapos kapus ka pa. Siyempre, naging emotional ka. Mm-hmm. Financially down, emotionally down, pero dapat spiritually up ka. Yes, tama. Okay, yeah. Tay. Huwag kang mawala ng pag-asa, lalo na nakausap mo na ang tatay, ha? Yes. Opo. Sige. Okay, sige tay, at bukas na bukas, kung makukuha ko yung record, patatawag natin hanggang agaran ho natin. Ha? Okay, ayan. Opo, salamat po. Marami. Yes. Okay, ayan. Rani. So, Rani. Yes, tatay. Kumusta ka naman? Okay naman, tay. Ha? Okay naman po. Parang kinabahan siya. Pasensya ka dahil nandito ka nagtatrabaho, hindi ka kasama doon sa may bedweather holiday. Ay, matagal na daw siyang wala. Magpapaliwala ka dyan. Oh. Wala. Yan pa, mawawala. Na-expect na rin tayo yung sagot mo. Actually, yung sinabing kumusta, para tatay. Para kinabahan agad. Ako, maniniwala, madalas siyang walang laman ang bulsa. Okay. Pero ang love life niya, never na nawawalan. Okay. Wala. Aray, kabisado ko yung mga yan. Okay. Barangay pa lang ako, kaibigan ko na, kakalala ko naman, kasama ko na yung mga, alam ko yung mga pinagdaanan niya, hindi ko na nga mabilang sa daliri ko sa paa, tsaka daliri ko sa kamay ko. Nagsama na tayo. Kung ilan na yung pinangakuan niya. Okay. Rani. Sige na, Rani. Yes, Lady. Siya kayo yun. Ganyan lang ako. Ganyan yun lang ako nakita. Kaya, na, o-cry ko kayo. Ayan.
Okay, Rani? Ay, dagdag ko lang po, Lady Ay, Tatay Rani. Si Mang Arnold po ngayon, dahil po sa pinapaalis na rin po sila doon sa tinitira nila, naghahanap na po sila ng bagong titira nila dyan po sa veterans pa rin po sa Area 2, malapit po sa Palengke, na kung saan nautusan rin po ako na maghanap po nung pwedeng maging negosyo nila. At siyem po, doon po sila sa, malapit sa Palengke, pero tinitignan pa po at pag-uusapan pa rin kung ano yung pwede maging negosyo nila. Sige, tutukan mo, Rani, dahil kahit paano, pag pinatawag ko yung contractor niya, tingnan natin kung ano, kung saan natin siya na mabigyan ng alternatibong pagkakakitaan. Okay. Okay po, Tatay at Lady Ay. Para po sa servisyo bahay ni Tatay Rani, ako po si Rani Barbo para sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas at Flash TV. Maraming salamat, Rani Barbo. Tay, time check muna tayo, ha? Ang oras po sa buong Pilipinas, 10:33 ng umaga. Nagbabalik ang servisyong bayan ni Tatay Rani. Yes, congratulations muna kay ating pong District Director General Torre dahil doon sa anti-drug operation nila, 23 kilos ang nakuha. Talaga kong buhay na naman. Patunay na buhay na naman to itong mga salot sa lipunan, salot sa pamilya, itong mga dayuhang ano na to? Nako. Nako, kaala nyo ha, porke wala na si Digong. Kaala nyo, porke wala na si Tatay Digong, ha? Hindi kayo doon. Oo, wag nyong hintayin na kayo ay kunin ni Lord. Ayun. Tay, eto na. Si Sean Sagales, nasa Zoom siya. Meron siyang update sa ilan natin mga tinulungan. Okay. Magandang umaga sa'yo, Sean. Magandang umaga po, Tatay Rani at Lady Ai. Ang sabi nga, di bali walang sakit. Di bali nang walang pera, basta walang sakit. Pero paano kung kapos na nga sa pera, ay may karamdaman pa. Tatlong araw nang naka-confine sa Veterans Memorial Medical Center si Mang Rolando dahil sa kanyang sakit. Binabantayan siya ng kanyang misis na si Nanay Rosemary. Dati nagkaroon siya ng TB, dalawang beses po. Bali 5 years, tapos itong huli bumalik nung last May na gamutan niya. Tapos nahirapan na siya huminga. May tubig daw yung baga. Kaya umuwi kami sa bahay, wala kaming choice kasi wala ang pera. July, nagpa-check up ulit. Ang sabi nga daw, kailangan talagang makuhaan siya ng tubig sa baga. Maliban sa tuberculosis, samot-saring sakit pa ang iniinda ni Mang Rolando. May UTI po siya, mataas yung kolesterol. Tapos ang sabi pa daw, kasi parating nanimikip yung dibdib, may sakit daw sa puso. Mabigat na pagsubok ito para kay Nanay Rosemary dahil ang may sakit na padre de pamilya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Masakit sa dibdib po kasi parang gusto mo hindi na magkaroon ng sakit. Mahirap na kapag yung pinakaano ng pamilya niyo nasa hospital para pang naputulan ng isang paa. Kasi wala pang araw-araw, wala talaga. Hindi binigo ng serbisyong bayan ni Tatay Rani si Aling Rosemary na lumapit sa ating tanggapan. Bigyan ka muna namin ng 5,000 Nanay Rosemary para at least mabawi yung iginastos ninyo dun sa gamot na ginamit dun sa kanya CT scan. Maraming salamat po, Tatay Rani, sa tulong niyo po. Malaking bagay po ito para sa amin. Matabili na po kami ng gamot at saka pagkain-kain po. Dito naman sa Quirino Memorial Medical Center ay mahigit isang buwan nang nasa ospital si Kuya John Wilbert. Humingi ng tulong sa programa ang kanyang live-in partner na si Ate Charvy. Ang nararamdaman niya po is yung hirap po siyang huminga dahil po sa baga niya po. Yung pagputol po ng paa niya, hindi po kagad kami nakapag-chemo. Ngayon po umakyat na po sa baga niya yung cancer po. Simula July 3 pa po kami nandito. Hanggang ngayon nandito pa rin po kami kasi nagsusuka po siya ng dugo. Hirap po kasi lahat talaga gagawin mo para sa kanya. Iintindi mo siya. Siya lagi yung tatrabaho. Yung pinagawa niya po lahat. Hindi po siya pumapayag na hindi siya papasok para lang may pantustos. Kaso ngayon, dahil po parang disabled, hindi niya na po nagagawa. Tapos lagi po siya nagsasalita na mabigat na po siya. Nakapagbigay pag-asa sa kanila ang ating programa.
ano man ang kulang sa PhilHealth paglabas na sa ospital ni Mister, ayusin na yan ni Tatay Rani. Bibigyan ka namin ngayon ng kahit papano para may panggastos kayo diyan. Magkano ba tes ang iyong rekomendasyon dito? Siguro paunahan na natin, no, ang tulong ni Tatay na 3,000. Maraming salamat po sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Malaking tulong po ito sa aming panggastos pang araw-araw dito sa ospital. Okay, Sean. Sean? Yes, Lady I. Oo. Para yung itong may bone cancer, si Rola, ano, Rolando Roblico? Si Kuya John Wilbert. Si John Wilbert, oo. I-check natin ha, tutukan natin yung PhilHealth niya kasi yun ang talagang malaking tulong sa kanya yon. Kailangan na magkaroon siya ng PhilHealth. Ayusin natin yan, ha? Yes, Lady Ay. At itong Sabado rin po ay nakalabas na siya ng ospital. Okay. Yes. Tapos, Sean, tingnan mo rin kung ano yung, saan ba't nakatira ito? John Wilbert. Bagong silangan, Tatay Rani. Bagong silangan lang din. Tapos, tingnan nyo rin, assist nyo rin kung paano pa natin sila maging mabigyan ng dugtong ng pangkabuhayan. Mm-hmm. Para at least, kahit paano madugtungan natin at maibsan ang kanilang ikang pangangailangan at ako kasi naniniwala pag financially down ka, emotionally down ka na rin . Yes. Diba? Matiklay. Okay, Sean? Opo, Tatay Rani at Lady Ay, maraming salamat para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagali sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Sean Sagali. Ayan, amo Lady Ay, may tugon agad ha. May tugon agad doon sa construction worker. Yes. Oh, balibasa contractor din to si Jan Taguba. Mm-hmm. Buti na lang ito. Mm. Ito si Jan, matibay ang tuhod nito. Pagka ito tumayo doon sa project niya at mahina ang tuhod nito, pag bumagsak ito at ang empleyado niya nabagsakan nito, nako, baka lang hindi ho baka pisa pa ang ulo. Pero maraming salamat sa iyo, Jan Taguba. Yes. Na ikaw, si Jan Taguba ho, ay nagpapahatid ng tulong dito ho kay Arnold ng 5,000,000 piso. 5,000 na ba? 5,000 lang tayo. Sorry. Malamang, bagay matibay naman yung tuhod niya, so hindi siya natumba ngayon. Jan, ingat-ingat ka sa pagmumotor, ha? Marami ka pang tutulungan. Tama. Mm-mm. Pero napapayat yan tayo. Yes, oo nga. May islim ngayon. May islim ba? Yes. Anyway, ayan. So, 5,000 piso. Ay, may paningit tayo ulit. Ibigay na natin ang alin sa dalawa. Asulat. Ano yan? Ambula. Chicks ni Tatay. At tanging chicks na ipinabili. Yes, oo. I love it. Ito yung chicks na hindi nagbibigay init sa inyong katawan. Yes. Pero nagbibigay sustansya at kapunuan ng inyong tiyan. Tama. Si Engineer pag chicks si Tatay, I love it. Okay, ito meron kang chicks si Tatay, si Laura Quemado. Ayan, congratulations. Engineer, pwede naman natin pag-usapan yan off the air. Ayan. Si Marife Balduenza. I love it. Meron ka na namang meron kang chicks si Tatay, si Blesile Estokia Espinosa, gayon din po si Gina Linde La Cruz at si Leo Vihilda Talaogon. Ang hirap, Leo Vihilda Talaogon. Meron po kayong chicks ni Tatay. Okay. Oh, I love it. Ito yung chicks na pinamimigay na tanggap ng kanilang love life. Yes. Oh, ng kanilang asawa. Seselo. Yes. Yeah. Sasabihin pa na asawa nila, mag-uwi ka pa. Chicks pa more. Lalo ngayon ang mahal yan ngayon na. Ay, tayo babalik si Tess na Tor. Nasa Zoom siya ulit kasi meron na naman siyang isa pa nga na ilalapit sa iyo na tutulungan. Okay, Tess, magandang umaga ulit sa iyo. Ayan, siyempre po, nagbabalik tayo, no? Pero bago yan, narito na, meron akong gusto ipakita sa inyo. Ano yan? Okay. Ano na dinakpan yung mukha ako? Yan yung isa. Ano meron pa pumasok. Ang dami, eh. Ayan. Sumasabay. May photo bomber ka. Ayan yung isa. May kausap ba talaga sa telepono yan? Parinig mo nga.
Baka flash na yung telepono dyan eh. Di tay, meron na talaga. Meron talaga? Ang dami siya matawag dahi kay Ate Joy. Talaga nga. Natataon naman, pagka ikaw ay tinukuha ng camera, siya ay may kinakausap. Ang galing talaga ng timing ni Mama Joy. Timing. Okay. Ano yan? Tatay talaga. Alam mo tayo, pagbabalik mo, patabog talaga. Siyempre, kaya nga namimiss si tatay pag nawawala sa program eh. Ayan tayo yung isang ano. Ganun mo nga ulit, Tess, yung napakalaking plaque eh. Ayan yung napakalaking ano na kahit takpan mo rin yung mukha ko, Rani. Ayan. Tapos may isa pa yan tayo, yung may kahoy at glass na malaki. Yes, din. Okay. Salamat sa ating kapartner na PhilHealth. Yes. Okay, so, Tess. Champion ha? Champion tayo. Dahil marami tayo talagang natulungan through PhilHealth, no? Yes. Talagang pasabog ang ato ng tatay ngayon. Ayan, nabawi lahat yung pagkamiss namin sa'yo. Mamiya, okray din kita. Mamiya ka lang. Manda ka. Hindi, tay. Ate Bebe, nagre-react na dun sa aming ano, GC. Na-okray mo pala pagpasok. Ay. Hinga, Tess. Okay, bawi-bawi ito sabi ni Tatay Rani. Ayan. Para sa ating ikalawang pasalood ng buhay, narito naman po si Nanay Teresita Peñafor. Ay, teka. Siya po ay 44 years old. Uh-huh. Po. Okay, at Tess. Tess, i-interrupt kita. Medyo nagka-problema yata yung linya. So, unahin na daw natin yung isa, yung may si Carmelita. Si Carmelita. Yes, oo. Oh. Okay po, ayan. Si Nanay Carmelita naman po, ay Carmelita Cruz, ay 42 years old. Siya po ay taga Bagong Silang, Caloocan. Mm-hmm. Si Nanay Carmelita ay nag-message po sa ating page. Siya po ay solo parent. At mayroon siyang isang anak. Na-diagnose siya na may breast cancer stage 2 noong 2016 at nakapag-chemo noong taong 2018. Pero doon sa chemo, nalaman na stage 4 na. Dati siya pong nagtatrabaho sa pabrika ng biskuit, pero natigil noong 2016 nang malamang may breast cancer siya sa kasulukuyan. Ang tatay niya lang at ang kanyang ate ang tumutulong sa kanya sa kanyang gamutan. Para malaman po ang kanyang sitwasyon sa ngayon, ay makakausap po natin sa ating linya. Okay. Si ate. Oh, magandang umaga, Carmelita. Magandang umaga rin po. Opo, Carmelita, ito na si Tatay Rani. Kausapin mo na siya. Yes, magandang umaga sa iyo, Carmelita. Kumusta naman? Opo. Kumusta ka naman ngayon? Awa tulong po, medyo okay naman po. Ganon. Mm. So, ano yung kailangan mo ng tulong na hinihingi mo sa akin sa programa po natin? Ano po, financial po para po sa pandagdag ko po ng pamilya ng gamot. Paggamot, tay. Yes. Kumusta naman yung kapaligiran mo dyan? Kung financial kasi panggamot, madali nating mabigyan yan. Mm-hmm. So ang gusto natin, kaya mo pa ba kahit paano na magkaroon ng pagkabuhayan, pagkakitaan? Pwede naman po. Kasi andito lang din naman po ako sa bahay dahil di na nga rin po ako pwedeng makapagtrabaho ng mga mabibigat po. Kumusta naman yung kapaligiran nyo dyan? Ano ba pwede nating pangkabuhayan na ibibigay dyan? Siguro po yung mga ano po, yung tablet, yung mga kikiam, gano'n, yung bench fry. Kasi looban po kami ng yes. Patwok po. Kaya nga tinatanong kita kasi gusto ko, papuntahan ka muna ng ating staff dyan para makita, ma-assist din namin kung ano yung pwedeng pangkabuhayan yes. Showcase sa ibibigay namin. Mm-hmm. Kasi ito yung magdudugtong sa pangangailangan nyo araw-araw. Mm-hmm. Kasi yung tulong na panggamot, madali lang mawala yan. Pagtapos ng ilang araw lang, wala na naman maubos. Yan. Kaya ngayon, para naman ikay kaya mo pa naman kumilos, ay balak na ang programa namin na kahit paano, yung pangkabuhayan na showcase na lang ang pwede namin ibigay sa'yo. Yes. Para mayroon ka na rin pang sustento sa pangangailangan mo. Mm-hmm. Pwede ba yon? Kaya ba yun? Opo.
Oh, di yun na lang muna siguro ang ano, agaran papupuntahin namin ang staff namin at mm-hmm. para yung ika makapangisda ka. Tama. Diba? Para at least para tuloy-tuloy yung source. Yes, tuloy-tuloy yung source ng pagkakitaan mo at balay mo baka mapalago mo. Oh, dahil nakita ng mga kapitbahay mo, magbibigay ka ng mensahe sa mga kapitbahay mo na kahit may sakit ka, eh nagpupursigi kang mabuhay. Kaysa doon sa mga kapitbahay mong tambay na walang ibang inaabangan, kung hindi manghingi na yosi at magsabi ng mahirap nga na ang trabaho, pero hindi naman naghahanap ng trabaho. At maging instrumento ka doon na no, Carmelita. Kaya gusto ko rin na ganun ang ibigay ko sa iyo. Pangkabuhayan. Carmelita, andiyan ka ba? Parang nabigla siya tayo. Oo, parang ano, bigyan natin siya ng isang kung kailangan may late na stool na ano, na may ano, kahit wala na yung bisikleta, may stool lang, may isang lutuan, mayroong ano, na pwedeng mapagsimulan niya. Oo. Iaasap namin 'yon. Kaya pag gumanda weather bukas, kaya pupuntahan ka agad para itong week na to ay maibigay namin sa iyo yung pwede mo mapagkakitaan. Okay, Carmelita? Apo. Apo. Sige, Carmelita, yun lang muna. At total, yung gamutan mo, pasusobrahan ko naman para at least may pambili ka rin ng gamot mo. Tama. At saka, Tay, pwede natin siyang ilapit sa PhilHealth. Yes. Kasi yung breast cancer. Carmelita, di ba PhilHealth, may PhilHealth ka naman? Ano po, sa government po. Kasi po yung PhilHealth po, hindi na po siya, yung buong therapy ko po kasi hindi na po covered. Nagamit niya na. Okay. Pero dun, bukod sa therapy kasi, yung breast cancer tayo, may package. Yes. Opo. Yun, ang aanuhin natin sa PhilHealth para malay mo magagamit pa rin natin yan para sa'yo, ha? Opo. Salamat po. Okay. Sige, Carmelita, asahan mo agaran namin tutugunan itong ngayong pangangailangan. Okay, maraming salamat. Okay po, maraming salamat po sa Diyos. Nagiging daan po kayo para po kami po ay inyong matulungan. Salamat, Carmelita. God is good talaga. Mm-hmm. Amen. Yeah. Maraming salamat. Yan po si Carmelita. Kasi, Lady Ay, kung bakit gano'n na gagawin natin, kasi yung panggamot, madali eh. Diba? Tay, isang ano lang yun. Oh, ngayon, kakaya pa rin naman ng katawan nila. Turuan natin sila na at least magkaroon ng sariling pagkakitaan. Yes. At saka pag may pinagkakaabalahan, lumalaban. Nalilibang yung katawan. Lumalaban. Opo. Sumisenyas na si Sexing Babes na dali-dalian daw. Okay, sobra-sobra daw ang pagiging maritis ni Tatay. Test. Okay po, ayan, maraming salamat po. Ay, nandiyan pala si Tess, no? Oo, Tay. Malimutan ko. Okay, Tess. Opo. Ayan, pwede po bang ihabol yung ina pa natin? Habol mo! Ayan. Go! Ito po, si Nanay Teresita Peña 4, 44 years old, ay nagsadya sa serbisyong Bayan Action Center. Siya may 4 na anak at 3 dito ay nag-aaral na. Isang high school at 2 elementarya. At mayroon siyang 2 taong gulang na para makatipid ay through breastfeed siya, no? Dahil sa alam niya mahal talaga ang gatas. Ang kanyang asawa ay construction worker at doon kinukuha ang lahat ng gastusin nila. Para alamin kung anong hinihingi niyang tulong kay Tatay Rani, makakausap natin siya sa telepono. Okay. Magandang umaga po, Aling Teresita. Ilang umaga dito. Ayan. Aling Teresita, ano ba yung kailangan mo? Ito na po ang Tatay Rani. Kausapin mo na bago maubusan ng oras. Yes. Aling Tere, kumusta po? Okay lang po. O, kumusta yung bago sila ngayon? Di ba ho kayo na sama doon sa nabaha? Sa binaha. Ay, muntikan po. Buti na lang. Buti na lang, di inabot. Oo. Aling Tere, anong ano yung kailangan mo? Natulong sa programa po namin. Ano yan po? Pang all supply sa mga bata. Pandagdag daw. Pandagdag ng supply sa kanyang mga anak. Tatlo hong nag-aaral niyong anak eh, no? Opo. Lahat naman yan, dyan lang sa bagong silangan na nag-aaral. Opo, grade 7. Grace. Bagong silangan.
Okay, bigyan muna natin si nanay ng tatlong libong piso kasi tatlo yung anak niya kahit paano. Tigi-isang libo. At para makapagdugtong doon sa pangangailangan ng mga bata. Importante kasi yan ng mga bata pagpasok pa lang na eskwelahan, eh medyo ma-high moral. Yes, so ma-excite. Siyempre, pag na-excite, dapat kumpleto siya sa pangangailangan. Tama. Yes, oo. Sige okay. Nay, at padadalang ka ho namin ng ano, ng 3,000, at least titingnan din ho namin kung ano pa ho ang amin pong maitutulong po sa inyo po, lalong-lalo na sa lugar nyo. Okay. Okay, sige. So maraming salamat po, Aling Teresita. Hintayin nyo po yung tawag ng aming staff ha, pakihawak lang po yung phone para masagot po ninyo, okay? Okay po. Okay. Tess? Ayan, maraming salamat po at napakarami na naman natin natulungan ngayon. Mm-hmm. Ako, si Tess na to para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani sa DWIC 882 at Flash TV. Okay, maraming salamat, Tess na to. Okay. Sinisenyo niya sa kutay kasi may isa pa pero hindi na na, ano ni, pero ito, galing naman ito. Saan? Sa malayo-layo ito eh. Meron tayong caller. Ay, hindi, dito rin pala. Marapit din. Oo, si Jomar Diokino. Nandyan ba siya? Ah, wala na siya. Sayang. Ano kailangan ni Jomar? Ito po, ano to eh, dialysis patient siya. Matagal na siyang nag-message sa atin. Taga saan to? Bagong Silangan. Bagong Silangan City. Din. Daming may sakit sa Silangan. Na siya noon, tapos ngayon mako-confine siya ulit at humingi siya ng dagdag tulong para lang may maipambayad. Yes, pag na-confine na siya, tawag sa atin. Apo. Para doon na natin ano, tutulungan sige. Natin siya. So, patatawagan na lang natin ito para mapuntahan din, maikutan at matulungan siya. Total may PhilHealth naman para diyan. Yes. Okay. Aha. Ngayon naman tayo bago tayo matapos. Ito si China no, nagmi-message sa akin eh. Kailangan daw niya pandagdag. Okay. Bigyan na rin ng 500 muna Apo. To. Ay, ito si Lin. Meron pang isa. Sino pa? Sabi niya lahat daw ng page nagpalipat-lipat siya. Kailangan na daw lang niya ng pambili ng gatas ng anak niya, ng apo niya. Si Ligaya Antipado. Hindi, bigyan na ng gatas 'yan. Ayan. Bigyan mo ng 300 'yan. 300. Para yung may sobra sa gatas, may pambingo siya. Ayun. Kala mo di ko alam ah. Ayan, Ligaya Antipado. Ngayon naman, eto itlog, basahin na lang natin. O, wag na, mahihilo yung itlog. Eto, para sa itlog ni tatay, si Genaro Dula. Hoy, mayroon nagreklamo ha, may bugok na itlog daw si tatay ha. Oo ha. Oo nga, pero pinapalitan naman natin yan. Yes. Kawawa naman yung itlog na yun, nabugok pa. Nabugok na. Baka sisiyo na naman nun. Pagkabing ganun, i-message yun lang po kami at agad-agad naman natin niya mapapalitan. Okay, si Genaro Dula, Ramil de la Cruz Advincula, tapos si Mercedita Timbas, si Jonabel Gicain Desena, at ito, galing pang Manawag, Pangasinan tayo, si Boyinto Cargara. Itlog ni tatay. Delicious! O, sama natin ng hotdog, tay. Yes, galing yes. Galing Pangasinan pa to. Wow! Ayan, itlog at hotdog. Ito si, ano, si Jovil, ano, Jolabi Fildan. Yeah, bigyan na rin ng 300. Yay! Si Unating, bigyan na rin ng 300. Mm-hmm. Si Flores II, bigyan ng 200. Okay. 300. Uh-oh. Si Nanay Loida, nangungumusta lang. Ano, nagpapansin din. Hi, Nanay Loida. Bigyan na rin ng 300. Si Charmay Prisno. Sabi niya ba, pansinin mo ako tayo. O, di, bigyan mo na rin ng 300. Kala nyo, may pera ako ha. Uh-huh. Bigay lang naman eh. Ayan, bigay lang. Hindi ibig sabihin makakarating. Anyway, tay. Ito si Turalba. Anong bigyan pangalan ng Turalba, tay? Si ano, si Lysil ano. Lysil. Okay. Lysil Loyola. Mayaman yan to. Loyola. Namimingay ka nga ng lupa eh. Malmal na ng lupa mo. Ito si Palayar. Bigyan din ng 300. Palayar. Tama na. Alas na rin o sa 11 na. Didimanda na ako. Tama, ni, ano, 11 na. Yes, yes, yo. Topacio. Tsaka si Tala Zaldivar nandyan. Si Attorney Ferdy Topacio at Tala Zaldivar. Okay. Maraming pong salamat sa pagsama nyo po sa ating pong programa. At see you ho on Friday. Ingat-ingat po. Muulan pa rin ho. Ingat, mas mag-ingat din ho lalo kayo sa inyong mga asawa. Oy, susunod po sa Flash TV pala. PhilHealth at your service alauna po ng hapon. Maraming salamat! Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.